hindi mo akalain napaka-affordable niya. Sa picture, akala mo ano siya, pero pag in personal, ano, malaki siya, in fairness, kala mo na sa fast food ka na rin. Minsan nangyayarap pa nga po kami na ano dito, kuchilyo, kasi, mas talaga malaki siya. Dahil ang hirap kainin, hindi mo naman pwede sumakay. So ayun mga kaibigan, nandito na naman tayo sa Gunner's Grill at naghahanap ng Chempo. Nawa makita natin agad, ayan, meron ditong kumakain na magkasama. First time yung makapunta or nakatry na din kayo? Siya, first time niya. And ako kasi hindi ko first time, lagi kami nakain dito, then yung best friend ko. So siya naman yung wala din at siya yung nasama ko dito. Okay lang mo. Sige ako. Sige lang po. Hindi man sa amin to, charis. By the way, anong name niyo, sir? Farlo. Carlo? Farlo. Farlo. Pang ano, sir? International. Kayo mo, anong name niyo? Izzy. Izzy. Ayun. Ano yung paborito niyo dito na bestseller sa Gunner's Grill? Sa akin yung ano nila, yung hotdog nila, tsaka yung nachos. Huge kasi, huge. Tsaka masarap yung ano niya, laman. Ang level, ma'am? Ewan ko ba eh. Level 1 pa. Basta gusto ko ng maanghang pa. Minsan nagpapadagdag ako kay kuya. Yung kuya yung may-ari dito. Yung sriracha. Masarap din kasi gusto ko yung may mga marami pang sriracha. Yung may babaan siya. Anong in-order niyo, sir? Ako yung kinry ko ngayon yung hotdog. Yung hotdog kinry niyo. Hindi kasi ako mahilig sa mga burger. Hindi kasi ako mahilig sa mga burger. Kayo, ma'am, siyempre. Yun din. Yun pa rin. Hindi nag-ano. Pero nung ano, masarap din yung ano nila, yung burger nila, yung may jalapeno. Yun, sarap yun. Kasi last time yun yung kinain namin, tapos sinabayan namin ng nachos. Nakakatuwa dito sa Gunner's Grill kasi pwedeng makipagsabayan sa mga nagsasarapang burger katulad ng mga Burger King, ganyan, Whopper, McDonald's. Ay, sinabi mo ba ako? Di ba? Tapos napaka ano siya, hindi mo akalain napaka affordable niya. Then sa picture akala mo ano siya, pero pag in personal,
ano, malaki siya, in fairness. Kala mo na sa fast food ka na rin. Ako, in-order ko nga, sir, basic eh. Tapos, tinanong ko, sir, ito pa yung pinaka, ano, basic talaga. Sabi, oo. Sabi ko, patang sarap. Tapos, kanina nag-try ako nung ano, yung sumunod, yung 120. Mm. Ay, mas malaking pati. Oo nga, minsan nangihirap pa nga po kami na ano dito, kuchilyo kasi, oo, mat talaga malaki siya. Hindi, ang hirap kainin, hindi mo nang pwede so, ay pasok. Tama-tama, nasusuportahan natin ang gawang Pilipinong burger na pang, pwedeng pang world class. Ayun, ma'am, Pet, sir, meron kayong message para sa mga hindi pa nakakatry dito sa Gunner's Grill. Marerecommend nyo ba ito sa kanila? Yes, of course, guys. Punta na kayo dito. Marecommend ko talaga yung pagkain dito. Especially, yung murang-mura na, pero hindi mo akalain pagdating sa'yo, is mapapa... Ito talaga yun? Seryoso, mapapaganon talaga kayo, guys. Kaya ano pa hinihintay nyo? Punta na kayo dito sa Gunner's. Good evening po. Sir, ano nga pala pong name niyo po? I'm Glenn. Welcome to Gunner's Grill. Paano nagsimula ang Gunner's Grill? Actually, yung Gunner's Grill was a concept by three of us, no? Kami magkakaibigan, ng tatlo kami magkaibigan. We work in the Philippine Navy. So, as a civilian employee, at the same time, mahilig kaming kumain ng manghang. And we love burgers. So, since we love burgers, why not incorporate yung anghang? So, we started out na magtayo sana ng business. So, isip kami kung anong pangalan. O since we're in the weapon systems unit nung time na yon, so why not Gunner's Grill? Gunner. And we love manghang. And Gunner's, synonymous sa matapang. And ang matapang, kumakain ng manghang. Ayun. So, doon namin na-conceptualize yung ano. So, Gunner's Grill. And then yung mga, yun nga, nagkano kami, sabi, ano naman yung lulutuin natin? Ano yung mga flavors natin? Sabi ko, why not i-differentiate natin yung ating mga variants na sa mga tawag dito, ranks ng mga Gunner's mate, from the basic, no, apprentice, and then din the most is yung Gunner's mate chief. Yun yung mga rank ng mga sundalo sa lalo na pag specialization nila is Gunner's mate. Ayun, so that's a trivia. Pero talaga may istorya pala talaga ang Gunner's Grill. Masarap kumain dito, lalo na makikita nyo yung level ng anghang. Sir, totoo bang may level ng anghang yung mga burger nyo dito? Yes, definitely. Kasi hindi naman lahat mahilig sa extreme na anghang. Yung iba naman gusto nga walang anghang. Actually, lumalabas yung flavor talaga kapag walang anghang. No? I learned it from a friend na sabi nga niya ganun. I accept it. And then sabi ko, why not lagyan natin ng mga level? So, kanya-kanyang tolerance naman kasi pagdating sa anghang. So, level 1, level 2, level 3, level 4 is the some like similar to nuclear level 4 na kinakategorize nila yung anghang. So, we do not recommend that. Ina-ask muna namin and explain namin kung ano yung anghang na yon. Ano yung most na in-order or yung best seller nyo dito? Ang best seller namin is Gunner's Mate First Class. So, that cost around or that cost 160 pesos. And that's the best seller sa amin ngayon. Yes. Hindi ko alam kung bakit yung binabalikan talaga nila yon. Ayun. Yung first class. Oo. So, siguro yun yung mas nag-match dun sa taste ng mga kabitenyo. Ayan. Grabe, sir. Yun yung best seller. Kahapon, sir, yung napakabait nila at pinatry sa akin yung basic pala yung natikman ko. Yes, sir. Oo, kaya lang sa sobrang excited akong kainin, hindi ko na video, pero pagkakain ko, sir, napakasarap. Basic pa lang yun. Thank you very much. Basic pa lang. Iniisip ko, paano na yung bestseller nila na yung chip? Ano yun, sir? Oo, di ba? Ano pa yung lasa nun? Ako po. Kasi yung meat, masarap. Then yung mga dressing at yung mga gulay, kumpleto siya. Ako nagtrabaho sa mga fast food dati, sa hotel din. Masasabi ko na pang international yung sarap. Thank you. Thank you for such a heartwarming compliment na yan. Sobra. Nakakataba ng puso. Ano? Dahil marinig namin sa katulad mo na you go around the world, you gone around the world na para magtrabaho doon and taste yung mga foods like what we are selling. Thank you. You're welcome, sir.
And syempre, marami pang hindi nakaka-try ng Gunner's Grill. At alam kong gusto nyo yung subukan ito. Sir, baka may message kayo sa kanila and gusto nyo invite sila. Okay. First of all, tulungan natin yung tourism dito sa Cavite City, no? Isa na to sa isa dinadayo sa atin na most of the people here are from Cavite City, of course. But meron din dumarating, no? From karating bayan natin, no? Merong Tanobeleta, Rosario, Kawit. Kahapon, I conversed with taga-Kawit. And natutuwa siya at merong ganito. Sabi nga niya, sana palaging may ganito dito. Come here, enjoy the food, mura lang, and then try our Gunner's Grill. Of course, tikman nyo yung pinagmamalaki natin, pinagmamalaki ko, na hindi naman siguro ako mapapahiya. No? Take it from me, hindi talaga kasi burger lover din ako. Saan pala sir pwede makita ang Gunner's Grill? We have a page, no? Gunner's Grill. Gunner's Grill talaga, no? Na FB page, meron kami. And then sa gusto nyo namang umorder, nandun naman yung mga mas mabilis na transaction is through phone, text, or tawag. Kasi minsan kapag hindi natin na-entertain yung ating sa messenger. At syempre kung gusto nyo pumunta dito, dito lang tayo sa Samonte Park, ano? Samonte Park. Oo, sa Samonte Park. Kung gusto nyo magliwaliw, meron na tayong tinedevelop na park dito, maganda na. Kapag sobrang sarap, hindi na natin namamalayan na nakaisang Gunner's Burger na pala tayo. Kaya mapapa round 2 tayo. Sa mga susunod na video, malalaman nyo kung saan pa nga ba madidiskubre ang mga nagsasarapang pwedeng kainan sa Cavite City. Kaya subscribe na! Smash that bell button below!